If you're looking for a video na magre-record ng buong screen ng desktop mo, stay tuned to my video at ituturo ko kung paano gagawin yun. At ngayon, magda-download na tayo ng application na gagamitin natin para pang-record ng video screen niyo. So ang gagawin natin is pumunta tayo dito sa Google at saka search yung gagamitin natin. So ang gagamitin natin ay Microsoft Expression Encoder 4. So enter nyo lang yan, tapos i-click itong download Microsoft Expression Encoder 4. So yan. Ito po yung official website niya. Tapos click nyo itong download. This one is for free, kaya madali lang itong ma-download. Tapos click nyo lang itong encoder .exe file. Then click yes. Tapos ito nang lalabas. Ito yung gagamitin natin. Maghintay lang tayo ng ilang segundo at madali lang naman itong ma-download. So click accept. Click next. Tapos install. So ayan. Dalawa ang gagamitin natin na pang-record natin ng video. So ayan, nagda-download na siya. Ayan. So click finish. So ang gagamitin natin is hahanapin natin yung video, yung application pala. So ito, Microsoft Expression. Dalawa ang gagamitin natin. Ito yung pang-record, yung may pula. Tapos ito naman yung pang-render ng ni-record natin. So ang unang gagamitin natin ay itong Microsoft na may pula. Microsoft Expression. So ito. Sikas ko lang to. Tapos ito na ang lalabas. Ito yung para sa audio, ito yung para sa webcam, ito yung settings. Ito na ang Capture Manager. So ang una nating gagawin ay yung magsiset muna tayo ng options natin. So ang para sa screen, yung frame rate niya ang isasagad na natin, so gawin natin 60. Tapos yung bitrate niya is gawin natin yung 50,000 kbps. Tapos yung quality niya is minus 100 naman, so isasagad na rin natin sa 100. So ayan, yung camera natin, hindi ako gumagamit ng webcam ngayon, so okay lang ito. Magagamit na ito kapag nag-apply ka ng webcam mo, pag gusto mong i-video rin ang sarili mo. So ito naman sa audio, ang ginagamit ko ngayon is headset, kaya ang i-click ko dito is yung speaker, USB audio device, at saka yung microphone, USB audio device. Yan. Tapos yung bitrate naman is gawin natin 256. Yung format natin is sagad na to siya, kaya hindi natin ito pwede i-change. So itong hotkey para sa start pause on recording F1, para sa stop recording F2, para sa zooming is F3. Yung ganito na na settings to is F1, F2, F3. Madali lang kasi itong ma-memorize at saka mapindot. Pero itong sa zooming is hindi ito nagagamit. Iwan ko ba kung bakit nandito to. Pero kahit sa anong na tutorial na hanapin mo is hindi nila ito ginagamit. So okay lang yan. So others naman, dapat ito ay naka-check lahat, check mark lahat. So okay na. So ang gagamitin natin is itong pula. Click na lang natin to. Itong nung tumataas mo baba na green na ito is ito yung effects ng microphone ko. Kasi ako nagsasalita dito sa headset ko, kaya tumataas mo baba, bumababa ito. Tsaka start na tayo ng record. Siguro mag-record tayo ng mga 30 seconds para hindi tayo matagalan, kasi i-render pa kasi nito yung na-record natin. So click nyo itong record. Yan. Tapos yung red line na lalabas, ito yung gaano kalaki yung i-record natin na screen.
marami itong sizes na pwedeng gamitin. Pero ito yung full screen gagamitin natin, yung 1920 by 18 by 1080 na size ng screen niyo. So ito pwede ring define capture area, tapos yung width, tapos yung resize selected window capture area. So ang gusto nung natin is i-record yung buong screen, kaya din natin to gagamitin itong 1920 at saka yung 1080 lang. So start na tayo, pindutin itong red circle na to para mag-start ng record. Yan, tapos reminder ng ano na kung anong gagamitin natin na post stop at saka stop recording. Okay, click okay. Yan, 3, 2, 1. Yan, start na tayo ng record ng ating video. So around 30 seconds na siguro para madali natin siyang ma-render at ma-check yung video na ni-record natin. So siguro mag-search tayo dito na ano bang gusto yung search natin, siguro yung email ko ito. Yan, basta ito yung mga sa YouTube na mga sinescribe ko at sinescribe din nila ako. Tick natin yung sa YouTube naman. Yan, para ma-record siya na kung ano bang na-record natin. So siguro ito okay na siguro ito, kaya yung kanina na key button natin is yung F2 para stop. Pindutin yung F2. Yan, tapos ito na ang lalabas. Ito yung na-record natin na kailangan natin i-render. Ito naman yung dati kong ni-record, kaya pwede na ko itong i-delete. Delete natin yan. So ito yung ni-record natin ngayon. So ang gagawin natin is i-send natin yung sa encoder na ito yung magre-render ng video na ni-record natin. So send to encoder. Just click. Then hintayin natin na lumabas yung buong ito na yung na-record natin kanina. So hindi naman tayo mag-edit ng video. Ang gagawin na natin is yung tingnan natin yung na-record natin, kaya hayaan na natin ito. Ito yung na-record natin, ito yung video niya, yung screen. Tapos yung system naman, ang gagawin natin is ang ginagawa ko dito is fast test. Tapos yung click yung apply, tapos yung volume naman natin is 3. Usually 3 ang ginagamit ko is para hindi siya masyadong mahina, hindi siya masyadong maingay. Kapag ni-click nyo to is maingay to, kaya hindi na ko to ginagamit. Ayan. So okay na to, hindi na natin to gagalawin yung iba kasi test video recording na naman ito. So ayan, encode na natin. So ayan, nagre-render na siya yung na-record natin. So fast forward na lang natin to kasi medyo matagal pa to. Ayan. Yan, tapos na ating pag-render ng ating video. Kaya ang gagawin natin is hanapin natin yung na-render natin na video. So nandito siya sa dito sa documents. Hanapin natin yung folder na ang pangalan ay my expression. Just click, double click, and then click output. Ito yung mga dati kong na-record na video. Ito yung mga test video ko. So atin lang i-sort para makita natin yung saan yung bagong na-record natin. Start na tayo ng record ng ating. Ito yung na-record video natin kanina. So around 30 seconds na siguro
para madali natin siyang Para marinig at makita ma-check natin yung ma-check natin yung video na record natin. So, siguro yung quality ng first video time na ito ginawa na. Natin na, Ano bang gusto na render i-search natin? Na render siguro record ang ating application na ginamit. Yan. Basta ito yung mga sa YouTube na mga sinescribe ko at sinescribe din nila ako. Tignan natin yung sa YouTube naman. Ayan. Para ma-record siya na kung ano bang na-record natin. So, siguro ito okay na siguro ito. Kaya yung kanina na key button natin is yung F2 para stop. Ganun lang po kadali kung paano mag-download, install at mag-record ng video ng desktop mo. If you like this video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at ma-notify ng bell pa sa mga susunod kong video. Salamat! Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa nyo. November 6 ba yun? November 5, 6 or 7. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya nyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngalangala niya, nakita ko sa katatawa eh. Gumagana, alos mabali yung leg niya. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganon. O ngayon, nakita mo na may Diyos sa langit. Tapos, nakita mo na siya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisya ang Diyos, Vice, ganda. Justisya. Oh, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. Oh, pagkatapos isinama mo pa ako. Oh, ngayon napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, kiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, kiboloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Vice. Oh, ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Oh, ngayon, ako ang nagsusyo time. Di ba? Ako ang nagsusyo time. Pero tingnan mo, sa kadimalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Pinamumukha ko lang sa iyo na sa susunod, kung ibabalik ka sa ganong estado ng buhay tulad ni Nebuchadnezzar, nagmayabang, di ba ako si Nebuchadnezzar ang gumawa ng lahat ng ito sa Babylonia? Habang nagsasalita siya, narinig ng Diyos ang boses niya. Pinadalhan ka agad siya ng anghel. Ginawa siyang buang. Oh, naging incense siya, Vice. Ha? Paano siya naging incense si Nebuchadnezzar, Vice? Paano? Tumatawa siya, tapos umiiyak. Tapos nang umiyak, tumatawa na naman. Hanggang sa siya ay wala na sa katinuan ng isip, nilagay siya doon sa parang, kumakain ng damo kasama ng mga hayop. 7 taon yun, Vice. Hanggang sa mapanaulian siya ng ulirat niya. Pagkatapos, doon pa siya pumuri sa Diyos at sinabing, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na nasa langit. Sa Kanya lang ang kalwalhatian.
Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan, hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin, at gawing katatawanan. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Pagkatapos nung igagang rape na daw siya, sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Biro mo yun? Tao yan? Ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast? Ginagalang, may mga awards yan? Tapos gaganunin mo? Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa'yo, tinan mo yung ayos mo, Vice. Tinan mo yung ayos mo. Ah, ito ah, hindi pang ipamumukha ko lang sa'yo ang sarili mo. Hindi ako nagsasalita ng ganito. No? Nung ikaw nagsusyo, kinukutya mo si Kwan, si Jessica Soho, nakita mo ba yung ayos mo doon? Nakita mo? Yung bukol ng harap mo? Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Tapos yung panty mo na pang ano dito, para kang si Wonder Woman. Ikaw ang nakakatawa. Yung mukha mo nakakatawa. Pero pinagtawanan ba kita? Sinabi ko ba, tingnan mo itong baklang ito, katawa-tawa yung kanyang ano. Hindi ko, walang ganun. Pero ikaw, dapat pagtawanan mo muna yung sarili mo, pero hindi mo pinagtatawanan. Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Oh, bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asa na yung patingala-ngala niya, nakita kong humahalakhak kasama nung matabading babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup. Oh, ako, isa akong kapampangan, Vice. Mapagtungayaw din ako. Very sarcastic ako. Very sarcastic ako, lalo na sa mukha ng tao. Nung hindi pa ako appointed sa Vice, may kaibigan ako, uupo lang kami sa loob ng mall. Magpi-people watching lang kami. Tawa kami ng tawa, kami lang dalawa. Ah, so dadating naman itong masyadong malaki ang tiyan. Sasabi ko, tinan mo ang tiyan niya, no? Parang lobo. Parang lobo may hangin. Lalabas siya. Lalampas yung tao, hindi niya alam, kinukutya na namin. Magtatawa na naman kami. Kami lang dalawa. Tapos darating naman yung pandak na walang buhok. Tinan mo. They come in all sizes and in all forms. Yun lang. Mga dalawang oras, yun lang ginagawa namin. Ganun din ako. Kung gagamitin ko yon, ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Sabihin ko, ano bang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Bakit di siya makapag-decide kung anong mukha niya? Oh, hindi ko sinabi yon. Hindi ko sinasabi yon. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Oh, nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS-CBN, pag narinig, para bang Diyos, kailan tumabi kayo lahat kasi nandito na kami. Para ba kayong NPA noon, pag narinig kayo NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Oh, nilait ko rin yung NPA, Vice, sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, Vice, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita. Ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang ano, mukha. Oh, gamitin niyo sa kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And on, humahalakhak ka. Oh, tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4, na nagkutsaan kayo. Alam ko pa yung sinusuot mo eh, Nile Green, na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, Vice.
Yun ang dahilan para patotohanan lang ng Diyos sa iyo. Si Pastor Apollo Okibuloy ay hindi pumunta rito sa kanyang sarili lang. Lesson yan. I hope that you learn your lesson. At yun ang mga sinabi ni Pastor Okibuloy para kay Vice Ganda, which is Karma Israel talaga. If you like this video, magkalimutan mag-like, subscribe, at ma-notify ng bell para sa mga susunod kong video. Salamat! Magandang araw sa lahat at welcome to my YouTube channel. Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng binili kong camera, which is a Nikon 3400 na gagamitin ko pa sa aking vlogging dito sa aking YouTube channel. Tara at samahan niyo kung buksan yung binili kong camera. Andito na yung binili ko na camera, which is the Nikon 3400. Nabili ko siya about 12,000 pesos. Pero yung brand new nito ay aabot ng 18 to 22,000. Pero itong binili ko is second hand lang, kaya mura lang siya. Sabi kasi ng may-ari ay hindi niya ginagamit pa kasi dalawa na yung camera niya. Yung isa, yung Canon, yun yung lagi niyang ginagamit. Kaya itong Nikon naman ay hindi niya na nagamit at sayang naman. So, kanya lang bininta sa online. Tsaka, nagustuhan ko to doon sa Davao Marketing Online. Kasi yung camera na to is hindi pa magaanong gas-gas, yung masyadong gamit. Kasi nga yung mayari, may iba siyang ginagamit na camera kaysa nitong Nikon 3400. Kaya tara, buksan na natin yung binili ko na camera. Bumili pa talaga siya ng box. Ito na yung camera ko. Yan. Ano yung lalagyan niya, yung carton. Ito. Kita nyo. Buksan na natin yung box na binili niya. Plastic box. At least may bago akong box, diba? Kaya yan. Ito na yung lalagyan ng camera natin na binili ko. D3400 AF PDX Nikon 18-55mm. Yun yung ano, yung gano kalaki yung lens niya. Gusto na natin. Wow. Ito yung para sa charger ng lalagyan dito. Dito yung nilagay yung battery ng camera natin. Ano mo dito? Ito yung lens ng ating camera. Yung 18-55mm. So, ito yung lens niya. Ito naman yung card reader. Freebies na ata ito, sabi niya sa akin. Tsaka ito rin mga SD cards na binigay niya sa akin ng libre. Yan. Marami. Lima yung binigay niya sa akin. Ito yung slim nung camera natin. Hindi pa nga siya masyadong gamit. Tsaka ito na yung battery natin na gagamitin para sa camera. Ito na naman ating camera. Yan.
ito na ang ating camera. Hindi pa siya masyadong gasgas yung dito sa kanyang screen. Kasi yung iba, yung nakita ko sa ibang nagbibenta nito online is masyadong gasgas na yung screen niya, kaya hindi ko na nagustuhan yung ganito na camera nila. Hindi pa siya masyadong gamit. Tsaka hindi pa siya masyadong madumi. Susubukan nating gamitin yung camera na binili ko. Ito yung nalagyan ng battery. Yan. Oh. Tapos yung lens naman. Paano? Camera. Yung 18-55 limiter. Tapos ito. Ah, yun. Yun pala. So, na-open natin yun. Camera lens niya. Camera. Then, tingnan nyo. Down ko na yung camera. Quick review lang natin nito yung camera. Yung camera na to is si Nikon 3400. General price nito is 18 to 22,000. It was launched 2016. And this camera has a 24 megapixel, which is good for vlogging na, shoot videos and shoot photos. It has a anti-aliasing filter, which is good for camera to shoot some photos na sharper yung images at saka yung maganda yung pagkakakuha niya ng images kahit gabi, kasi marami siyang settings at options na pwede niyong gamitin. 1080p na 60fps yung video or images na makukuha niya, which is good for Full HD. 15% lighter than those previous camera ng Nikon, which is D3300. Meron siyang lenses, 6 na lenses na pwedeng gamitin ito. Kasi yung camera kasi dalawa yung types ng camera, which is yung fixed or prime. Yung focal niya ay hindi siya ma-adjust, hindi siya ma-zoom. Unlike dito is may 6 siya na lenses. Pwede mong pagpilian. Pag binili mo yung lahat, ubos ng pera mo. Ubos ng pera ko dito. Pero sige lang, kasi vlogging purposes naman, tsaka kung suswertehin ako, ma-monetize yung YouTube channel ko, makabili ng 6 na lenses. Yung 6 na lenses nito ay specs noon ay iba-iba, dahil yung lens nito is maliit, tsaka yung may mas malaki at mas mahaba. Yung iba-iba yung mga sizes nung lens ng camera na to. Wala ako masyadong alam nito, kaya ilalagay ko lang sa video ko yung diagram nito ng mga functions nito. Doon na lang nyo panoorin kung ano mga functions nito. At saka maglalagay din ako ng video na yung preview talaga nito. Yung may mga video ako na pinanood na nag-review ng ganito na camera. Kasi doon din kasi ako nanonood dito kung paano gamitin ito, kung paano ko siya nahanap yung ganitong camera na good for vlogging and images, photo images. So sulit naman yung binili ko kasi hindi siya parang bago lang siya. Itong ang kakaiba nito is yung kasi yung model na to is 2016 pa, kaya yung input ng kanyang microphone is yung flat type na parang siyang sa charger ng Android phone. Yung mga bago kasi nito is yung direct na microphone, yung plug nito dito. Ito kasi is bibili pa ako ng yung connector niya sa microphone niya. Dito yung nilalagay yung microphone. Ba na siya. So, lagyan natin ang memory card.
Ayan. Tingnan nyo. Nakuha ko na yung ang una ko photoshoot. Maganda siya kasi may zoom in, zoom out. Siguro magtatapos ang ating video na pag-unbox ko ng binili ko na camera. So, may magagamit na din ako para sa aking video vlogging for my YouTube channel para mas gumanda yung pagkakakuha ko ng video quality ng aking mga ginagawang vlog at hopefully na maraming kakagusto ng video quality ng mga video ko, saka ma-appreciate din yung iba yung mga vlog ko na ginagawa. Maraming salamat sa panonood ng aking unboxing the Nikon 3400, saka maraming salamat sa inyo guys sa panonood. If you like this video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at mag-notify ng bell para sa mga susunod kong video. Salamat! Prosecutors say Officer Derek Chauvin had his knee on George Floyd's neck for 8 minutes and 46 seconds, including 2 minutes and 53 seconds after Floyd had become unresponsive. This afternoon, the county prosecutor explained why the charges came today. We have the officer's body worn camera. We have statements from some witnesses. We have a preliminary report from the medical examiner. According to the charging documents, police were responding to a call of Floyd using a counterfeit $20 bill. During the attempt to put a handcuffed Floyd into the police car, the defendant pulled Mr. Floyd out of the passenger side of the squad car, held him with a knee to the neck. At one point, another officer asked, "Should we roll him on his side?" Chauvin replied, "No, staying put where we got him." Prosecutors contend Mr. Floyd being restrained by the police, his underlying health conditions, and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death. But the prosecutor says the preliminary autopsy does not support that Floyd died from strangulation. Benjamin Crump represents Floyd's family. They were very clear in their position that it should be first-degree murder charges and the other officers should be arrested too. The 3rd Precinct Police Building, where the 4 fired officers work, was at the center of the anger. I can't breathe! I can't breathe! After police abandoned the building, protesters set it on fire. The city warned people to retreat in case it exploded. At dawn, National Guardsmen rolled in to clear the crowds. Leave this area immediately. The world has witnessed since the killing of George Floyd on Monday has been a visceral pain. A community trying to understand who we are and where we go from here. Kita ninyo, sa buong bansa nila ngayon, ang buong bansang yan, ay merong mga pangyayaring nakita natin sa TV na kung anong ginawa sa atin, nangyayari sa kanila. Sa buong bansa nila ngayon. O, sa pamamagitan noong isang leksyon na isang tao ay idiniin ng isang pulis sa liig. Tapos inipit ang liig niya at nagmamakaawa na hindi siya makahinga. Pero pinilit pa rin. 9 minutes. Oh, 9 minutes ay parang leon o parang tigre na inipit sa liig. Pagkatapos, mga kapatid, eh, hindi binitiwan hanggang sa siya'y namatay. Kita niyo yung mga hayop na mga zebra pagkatapos hahawakan ka sa liig. Ganon yung nangyari dyan, oppression sa taong yan. Ganon yung nafe-feel ko eh. Hindi na ako makahinga kasi nakaganon na sila sa akin. Eh wala naman tayong intensyon na makilaban. Wala akong ganon. Nandito ako para ipangaral ang magandang balita. Para ipangaral ko ang mga salita ng Diyos.
Oh, I am not in the world to make war. I will make war with Satan, Lucifer, the devil. War with the darkness of sin. War with the darkness of this world, which is sin. Kind of treatment na ginawa sa atin. We don't deserve that. I don't deserve that. Hindi ko deserving yung treatment na yun. Na parang ginawa mo na akong kriminal na hindi mo pa napatotohanan. Tapos ganun na yung treatment ninyo sa akin. At pagkatapos, mga kapatid, iniipit ka pa. Anong ibig niyong sabihin yan? Talagang yan, ilalahad ko sa spiritual na si Satanas ito. Oh, yan ang mga pangyayaring na nakita natin sa mga huling araw na dumating ang judgment ng Diyos na kung ano yung ginawa sa akin, eh ganyan ang nangyayari sa kanila dyan, sa bansang yan. Violence. Oh, pagkatapos, paninira, looting, lahat nangyayari, panununog. Oh, if you will sow the wind, you will reap the whirlwind. You reap what you sow. Oh, ganun ang nangyayari ngayon sa bansang yan, na buong-buong sa kanilang bansa. Eh, dalawa na yung kinakaharap nila ngayon, yung COVID-19, pagkatapos ito pang mga panununog, riot na nangyayari sa kanilang bansa. Kasi mayroong oppression, walang justice, masyadong makapangyarihan sila, masyado. Oh, ngayon may COVID dyan, kayong number one, sira ang ekonomiya. 40 million ang walang trabaho. Ngayon, nanunulong pa, nagra-riot, kahit saan. Ang inihiling, justice and peace. No justice, no peace. Dahil doon sa ginawa, pang-aabuso ng mga nasa otoridad. Hindi niyo nababasa ang handwriting on the wall? Handwriting yan on the wall. Pinakita ng Diyos sa akin yan. Yan, nangyayari sa bansang yan. Anong sinabi nung nasa mga report na yan. Sa buong istorya daw ng bansang yan, ngayon lang nangyari na ang presidente ay umalis sa White House, sa kanyang palasyo. No? Sa buong istorya nila. Dahil dapat iligtas siya. Ewan ko, tama ba yung report na yon? Narinig ko rin. Hindi. I-review ko pa yung mga news. Pero nakikita ko yung mga nangyayari sa buong mga syudad ngayon, pinakita ng Diyos sa akin, smoldering, smoking, and burning. Pinakita niya yon sa akin. Yan ang handwriting on the wall. Yung COVID-19, pati yung, meron nyo, 40 milyones ang walang trabaho ngayon, dyan sa bansa. Tapos, pinakamatindi sa kamatayan ng COVID, at pataas pa yan, ha? Tapos, eto pa, pangalawa. Ang pangalawa daw ang pandemic dyan, yung racism, yung pang-aapi, oppression. Tulad nung pinakita no, yung itim na niluhuran nung puti hanggang hindi na humihinga, nakaluhod pa siya sa kanyang leeg. At yun ang mga sumunod na naganap, na yung puti ay hinuli yung itim kasi nga may violations ang ginawa. Ang mali kasi doon ay hindi na nga makagalaw yung itim kasi nga nakaposas na siya, pinahiga pa siya sa daan, niligan pa siya nung pulis na puti gamit ang tuhod, kaya hindi siya makahinga. Ang resulta ay namatay siya. Ang problema kasi doon ay para kasi siyang may operation na naganap, cruelty at saka hindi makatarungan pag dakip sa kanya, lead to namatay. Parang sinadya yung pagkamatay niya kasi nga makita ninyo sa video na hindi naghihingalo na siya at hindi pa rin siya binigyan ng space nung Amerikano, yung puti, para makahinga siya at patayuin na lang para dalhin na sa presinto. Pero hindi na siya umabot sa puntong yun kasi nga namatay na siya. Ang problema kasi, in-insert dong racism doon, maraming nagalit na mga tao. Yung issue kasi doon is, yung Amerika is itim at saka puti. Noon talaga may oppression at saka racism na naganap doon sa kanilang history, which is yung mga puti ay ginawa nilang slave yung mga itim. Yun ang talagang hindi talaga nila makalimutan at hindi na talaga mawawala doon sa Amerika. Pero ang mga tao, ang mali sa mga tao, nagalit sila pero nag-rally
may looting na naganap, which is yung looting ay parang robbery na rin yun, kasi nga nagnakaw sila, yung nanunog sila ng sasakyan, yung mga store at saka yung police station. Arson na din kasi yun eh. Naghahanap sila ng justice at saka peace, pero paano nila ma-achieve yun kung pati yung mga gustong makuha yung justisya ay sila rin yung nag-umpisa ng gulo, kasi nga naglalalay sila, nanununog sila, nagnanakaw sila, out of control, kaya hindi nila napipigilan yung mga pangyayaring yun. Yun kasi yung mga mali doon eh. Yung naghahanap ka ng justisya pero yung justisya mo ay mali din, kasi nga yung action mo is parang violate din eh, which is not good. Dapat kasi doon is kung gusto talaga ng peace ay hulihin na lang siguro yung police at saka ipagdasal na lang nila yung namatay na itim na Amerikano, dahil kahit anong gawin hindi niya mababawi yung buhay na nawala eh. Kaya yun lang masasabi ko doon sa mga pangyayaring yun. If you like this video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at ma-notify ng bell sa mga susunod kong video. Salamat! Magandang araw sa lahat at welcome to YouTube channel. Ngayon, ang gagawin ngayon ay maghanap tayo ng free copyright music galing sa YouTube at ilalagay natin siya sa ating video image para maging background music siya, at i-check natin yung kung free copyright music talaga siya or baka tatamaan siya ng copyright claim. Tara, samahan niyo kong gawin yung mga sinabi ko. Ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo doon sa Google, tapos search nyo yung free copyright music. Yan, click nyo lang yan. Tapos ito nang lalabas. Ito kasi, ito yung lagi kong in-open, at saka dito ako nagda-download ng mga free copyright music para sa mga video ko na pwede nyo rin siyang gamitin. Yan, i-click nyo lang yan. Tapos, yan, marami na siyang video na music, free copyright music na pwede nyo gamitin. Ito kasi, ang kagandahan nito ay palagi silang update ng mga bago nilang mga music na free copyright na pwede mong gamitin sa mga sarili mong videos or vlogs na yung ginagawa. Siguro ito na siguro ang ating i-open. Ito. Gusto ko to na music. Kaya ito na lang siguro ang ating i-download. Tsaka punta ka dito sa taskbar, tapos search mo yung vid to mp3. Yan. Enter. Tapos, i-click nyo lang to. Dito ako palaging nag-download ng mp3 na galing dito sa YouTube. Kaya, copy nyo lang URL, tapos i-paste nyo lang siya dito, tapos convert, download. Yan, na-download na siya at nandun na siya sa ating download folder. Ang next step natin gagawin ay pupunta tayo sa ating channel. Yan, click nyo yung YouTube Studio. Tapos, yan, kung makikita nyo sa aking isa ko pang channel ay wala pa siyang video at saka isa pa yung subscriber niya. Kaya dito ko na lang i-post yung video at saka free copyright music na ginawa ko. Pero before that, i-open natin yung Adobe Premiere na palagi kong ginagamit kapag nag-edit ako ng video at saka music.
Ang parati ko naman ginagamit na pang-edit ng aking mga videos at saka vlogs ay Adobe Premiere 2018 kasi madali na siyang gamitin at saka madali siyang ma-install. Ang sa akin naman ay ang Adobe Premiere 2018 ko ay portable siya, meaning hindi na siya kailangan pang install kasi kailangan ang kailangan ko lang gawin ay copy-paste lang siya sa ibang mga devices na laptop at saka PC, kaya madali ko siyang nagagamit kahit na nakalagay lang siya sa aking memory card or sa flash drive na ina-input ko doon sa aking mga laptop or mga PC, kaya yun yung benefits ng portable na Adobe Premiere 2018. Heto na yung Adobe Premiere na palagi kong ginagamit sa mga edit ko ng mga videos at saka yung mga music ko para sa aking vlogs. Kaya ang una natin gagawin ay i-click itong new item, tapos yung sequence, tapos click settings, at saka i-search nyo yung 1080p. Yan. Yung ganitong size na pang HD na siya. At saka click OK. Kaya ko siya naset doon kasi yung dito kasi na laki ng size ng kanyang video ay kailangan mo talaga siyang maset. Kasi kung hindi mo siya naset, yung lalabas kasi nito ay 720 lang yung laki ng kanyang video or images na pwede mong marender. Kaya kailangan mo talaga siyang iset ng 1080. Tapos yan, nalagyan na natin siya ng kung gano'ng kalaki yung ating video. Next step ay double click nyo lang siya dito. Yan. Tsaka may lalabas na siya. Hanapin nyo yung na-download natin. Ito yung na-download natin kanina na free copyright music. Tapos click lang yan, double click. Tsaka lalabas na siya dito. And then, ang nandito ay music lang pero wala siyang background na image. Kaya double click na yan para malagyan natin siya ng background image. So, ang ating background ay ito na lang yung magandang babae na ilalagay natin dito. Drag nyo lang yan dito. Yan. Tapos, dapat i-stretch nyo siya dyan kasi para malaki yung kung ang kanyang time na kung gaano siya kahaba lumabas yung image. Kasi kapag naglampas siya dito ay wala ka na makikita na image. At saka i-drag nyo itong music na na-download natin na free copyright. And then, try natin siyang i-play. Ayan. Medyo malakas yung sounds niya. Kaya hinaanan lang natin. Yan yung music niya. Yung music niya at saka yung image niya. And the next step natin gagawin ay i-render natin silang dalawa na maging isa talaga na background music ng image na to. Kaya ang gagawin natin ay click file, tapos export, tapos media. Yan, lalabas na siya. And then, pag lumabas na ito, i-click nyo lang itong sequence. Gawin yung, siguro ang gagawin natin ay background music. Background music. Lagyan natin siya ng close parenthesis at saka siguro gawin natin siyang or lagyan natin siyang free copyright. Yan. Tapos nilagay ko siya dito sa lista para madali natin siyang makita mamaya kapag in-upload na natin doon sa ating channel. Click save. Tapos click nyo na itong maximum render quality. Tsaka dapat nandito yan yung ating arrow. Dapat nandito sa start niya. Hindi siya nandito sa gitna. Or dito kung saan man banda, dapat dito siya sa start. Tapos ang gamitin na export. Yan. Madali lang siya kasi
hindi siya gumagalaw, image lang siya, isang image lang siya, tapos isang music, kaya madali lang siyang ma-render. Yan. Siguro, fast forward na lang natin ito kasi baka matagalan pa tayo. Kasi 1 minute pa naman yung hihintay natin, kaya fast forward na lang natin ito. Ayan. Natapos na yung render natin. So, ang ating gagawin naman ay a-upload na tayo ng ating video na ginawa. Ayan. Tapos, upload videos. Click yung upload videos. Select files. Tapos, doon sa ating desktop. Ang save natin yung pangalan ay itong background music. Yan. Free background music. Tingga. Siguro sa description natin ay free background music for everyone. Ayan. Siguro i-fast forward na natin ito kasi matagal pa to yung nag-upload ng ating music natin at saka background. Ayan. Sa mga oras na ito ay 10:90 na siya. Kaya kung makikita nyo, yung visibility niya ay naka-public na siya, tapos yung restrictions niya ay none. Ibig sabihin, free copyright music talaga siya at hindi siya naka-copyright. Kasi kapag naka-copyright siya, may lalabas dito na copyright claim. Yun yung lalabas dito na hindi mo siya pwedeng gamitin for own music. Pwede mo siyang gamitin, kaya lang hindi siya pwede ma-monetize ng YouTube. Yun yung rules nila dito. Kasi hindi mo naman pag may-ari yung music, kaya nika-claim yun ng may-ari. Kaya i-play na natin yung ating ginawang background music. Yan, ito na. Yung free copyright. At yun, na-check na natin yung free copyright music na nasa YouTube na pwede natin gamitin sa ating mga videos na wala talaga siyang copyright claim kahit gamitin mo siya sa iyong mga sariling videos at saka vlogs. Yun yung parang freebies ng YouTube pag kapag gumagawa ka ng mga videos or nag-upload ka ng mga vlogs mo through your channel. Kaya ang ibig sabihin nandun ay pwede kang mag-download ng mga music nila na free naman siya talaga. Tapos, kagandahan nito ay pwede mo siyang ma-monetize yung mga music na mga na-download mo para ilagay sa mga sariling videos. Tapos, kaya ako naggawa yung ganitong tutorial kasi yung ibang kasing mga vlogger, ang ginagawa kasi nila is yung music nila paulit-ulit lang dahil nga yung ginagamit nila ay cellphone lang, kaya yung cellphone, mga music doon ay limited lang. Unlike dito sa ating desktop or laptop, ang nandun kasi is marami kang nasi-search at nada-download doon kaysa sa doon sa application ng iyong cellphone. Kung mapapansin mo, yung mga music nila ay pare-pareho lang kasi yun yung mga nandun na talaga sa apps na ginagamit nila like KineMasters. So, yung mga ganun na app ay hindi ko siya ginagamit kasi hindi naman ako a CP user na vlogger. Ang ginagamit ko lang ay, na ma-edit ko ay desktop or laptop. Yun yung mga ginagamit ko talaga. Kaya, kung maaari ay gumawa kayo ng mga video, mga music or videos na iba-iba yung mga music ninyo. Kasi marami namang free copyright music doon sa YouTube na mahanap mo. Kaya yun yung dapat yung gawin para hindi magkapareho yung mga music na background mo at saka effects, yung mga boses, yung mga kanta, yung mga ganun. Kaya if you like this video, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at notify ng bell para sa mga susunod kong video. Salamat!
Magandang araw sa lahat at welcome to YouTube channel. Ngayon, ang gagawin tingin ay gagawa tayong custom thumbnail gamit ang Photoshop para sa ating in-upload na video sa ating YouTube channel. Tara at samahan nyo kung gawin yung mga sinabi ko. Ang una nating gagawin ay pupunta muna tayo sa ating YouTube channel. Kung mapapansin nyo, isa pa lang ang aking video sa isa ko pang YouTube channel na free copyright music siya. So, gagawa natin siya ng thumbnail para mas mukha siyang attractive sa iba. Pag tiningnan ng mga viewers yung aking mga video. So, ang ating gagawin ay pupunta tayo sa ating Photoshop. Ang sa aking Photoshop naman is portable siya, which means hindi na siya kailangan pang i-install sa desktop or laptop. Ang kailangan ko lang gawin ay copy-paste lang siya doon at saka pwede na siyang gamitin. Ito na ang ating portable na Photoshop. Ang una tayong gagawin ay i-click itong file, tapos click new, tapos kailangan siya naka-custom, ang preset niya ay custom, tapos naka 1920 tapos na pixel, tapos 1080 na pixel, na ang resolution niya ay 72. Pwede naman siyang gawing 300, kaya lang kapag na 300 na siya ay mas mabigat yung file niya. Kaya 72 na lang natin kasi soft copy naman siya, hindi naman natin siya ipaprint, kaya okay lang siya to. Tapos i-click OK. Ayan, ito na ang ating kung gaano kalaki ang ating image para doon sa thumbnail. Tapos ang gagawin natin dito ay i-click itong background, tapos layer from back, click layer from background. Ayan, click OK. Kaya ko siya layer from background kasi para madali siyang PNG. Ayan. Pwede siyang mawala yung background niya, maging PNG siya. Ang ibig sabihin ng PNG ay yung mga image na wala siyang background, yung kung nyari yung image ay may tao, ang sa PNG tao lang talaga siya at wala siyang anumang background sa kanyang paligid. Kaya ilalagay natin dito yung image ng babae. Ito, ilalagay natin ang image na to doon sa ating Photoshop. Just click file, tapos place. Tapos hanapin natin sa ating file kung nasaan yung nakalagay. Ito. Click place. Ayan, nandito na yung babae sa aking image doon sa aking free copyright music. Ang ginagawa ko dito ay kiniklik ko muna to itong layer, tapos i-click ko din itong image na to para dito na siya ang mga gagawin kong edit at hindi dito sa isa pang layer ko. Ang ginagawa ko dito ay para magawan ko siya ng PNG ay yung image ng tao lang at wala siyang background ay ina-erase ko. Kaya click erase, tapos left click, click OK. Ayan. Tapos zoom natin. Ang ginagawa ko dito ay manually I erase the background. Ayan. Ni-erase ko lang siya talaga. Ayan. Tatanggalin natin ang kanyang background. Ayan. Wala na siyang background. At saka itong sa kabila na lang ang kulang. Kaya kung gusto nyo i-adjust yung size ng ating eraser ay click right click. Yan, right click, tapos i-set niyo kung gaano kalaki yung kanyang eraser. Yan. Ito. Tapos resize na naman. Yan. Ayan. PNG na siya. So, ang gagawin natin naman ngayon ay
maglalagay tayo ng background dito na yung kung ano yung gusto nating background, pero before that ay papakita mo natin yung puti. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga kumbaga dumi pa siya. So kailangan natin siyang linisin. Click erase. Ayan. May mga hindi pa siya na-erase. Tapos ang gagawin natin ngayon, lalagay tayo ng ating background dito na image. Ang ginagawa ko ay naghahanap ako sa Google. Ang topic naman natin ay music. Maghahanap tayo ng wallpaper niya, music. Enter. Tapos click image. Tapos punta tayo doon sa kung anong gusto nating piliin na image. Ito. Gusto ko to na image kasi may space dito which is pwede nating ilagay yung babae. Kaya right click, tapos save image as. Gawin din siyang title na background. Save. Ayan. Tapos balik tayo dito sa ano, sa ating Photoshop at i-place naman natin dito yung ating na-download na image ito. Ayan. Kaya click check, tapos hindi makita yung ating PNG na babae, kailangan nyo yung ilipat ito. Babae, yan. Lumabas na yung babae. Ang ginagawa ko dito ay minimize ko itong image na to. Kaya ganito ang ginagawa ko. Ayan. Yan. Tapos click check. Itong PNG naman ay medyo hindi magandang yung kanyang pagkaka-erase ng kanyang mga nasa sa gilid, kaya gagawa natin siya ng paraan para mas maganda siyang tingnan. Kaya mag-erase muna tayo ng iba pa. Ayan. Mas maganda na siyang tingnan. Tapos, ito is medyo contrast siya. Kaya inaputi dito, tapos mas darken dito. Ang ginagawa ko dito ay, ang image na to ay aking in-edit. Yung kanyang, yung kung gaano siya kaklaro tingnan. Kaya ang ginagawa ko ay, sinichange ko itong opacity na 100%. Ang ginagawa ko dito ay binabawasan ko siya. Ayan. Binabawasan ko siya. Ayan. Kasi medyo darken siya eh. Ayan. Tapos, para mas mukhang attractive itong babae na to, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko siya ng puti sa kanyang gilid. Ginagawa ko dito ay i-click itong brush. Tapos yung size naman niya, right click pa rin. Kung lalagyan ko siya ng ganito doon sa kanyang gilid. Ayan, may puti na siya sa kanyang gilid. Which means kapansin-pansin na yung
image ng babae. At saka ang susunod na yung gagawin ay maglalagay tayo dito ng ano ng pangalan niya. So ang gagawin natin ay mag type T. Yan. Tapos drag nyo yung ganyan. Tapos ang gagawin natin ay new free copyright music. Ayan. Di makita yung music kaya atin siyang palalakihin. Ayan, nakita na siya yung copyright music niya. Tapos, ang maganda dito ay pwede natin siyang i-change yung kanyang image. Yung kanyang color. Kaya pwede natin siyang gawing puti siguro. Ayan. Ayan, tapos gagawin natin siya ng para siyang background dito sa kanyang free copyright music. Ang gagawin natin ay i-click ito. Tapos gawin siyang i-drag siya. Ayan. Tapos hindi siya makita. Ang gagawin niyo lang ay ibababa ito. Tapos ang gagawin dito ay ayan. Mas maganda siguro kung ito. Ayan. Ayan na siya. Free copyright music. Yan. Ang susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng maliliit na image dito sa baba kasi sayang naman ang space dito kaya maglalagay lang tayo ng maliliit na image. Just click file, tapos place, tapos ilalagay natin itong mga maliliit na image ito. Itong mga image ito ay nakita ko to sa YouTube na free copyright talaga siya na pwede nyo siyang gamitin sa inyong mga vlog or video na na-upload nyo doon sa inyong channel. Just click, double click yan, tapos ito nang lalabas. Tapos click check, tapos yung dalawa na lang, ito. Tapos is yung isa na lang ang ating kulang, ito. Kung mapapansin nyo, hindi siya klaro yung mga tatlong ito. Kaya ang ginagawa ko dito ay nilalagay ko siya sa puti na box. Kagaya ng neto at itong background ng babae nito. Ginagawa ko siyang puti. Ayan. Tapos click ito. Tapos drag. Ayan. Puti. May puti na siya. Tapos i-move mo lang siya dito. Tapos ibaba. Yung rectangle na ito ibaba natin. Doon sa screen. Ayan. Ayan. Para mapansin yung ating maliliit na image. Ayan. Tapos, just hold alt para makapipaste siya. Ayan, ito. Tapos, hold alt. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ito ay ilalagay natin dito sa baba. Ayan. Para magmukha siyang pantay yung mga nasa baba rin niya. Ayan. Kung mapapansin nyo ay klaro na siya yung mga maliliit na image.
Ang susunod din gawin, gagawa, lalagyan natin siya ng image nung copyright music talaga. Yung hindi nakasulat, gaya ng ginawa natin. Just click place. Tapos ito. Ayan. Ito na ang panghuling image na ilalagay natin dito. Ayan, lagay natin siya. Yes. Ayan. Tapos, lagyan din natin siya ng puti para mas kapansin-pansin siya. Ayan, just click ito. Ayan. May puti na siya. Tapos, ibabalam mo lang siya. Ayan. Tapos, adjust mo siya kung gaano siya kalaki. Ayan. Siguro itataas mo natin ito ng konti. Ayan. Mas kapansin-pansin na siya. Pero siguro atin na i-adjust na lang siguro natin dito. Kasi ayan. Ayan na. Ang susunod natin gagawin ay i-adjust natin yung itong tatlong to na mapagitna kasi medyo malaki yung space dito. Kaya ang gagawin natin ngayon ay i-adjust siya. Pero before that, kailangan mo natin itong magpantay silang lahat. Yan. Cancel, tapos check. Tapos ito i-click. I-click ito. Na mag-adjust siya. Yan. Kailangan na natin siyang i-adjust para magpantay siya. Click ito, tapos yan. Tapos ang gagawin natin ngayon ay i-click itong tatlong to. Just click, tapos hold control. Yan. Itong tatlo din ito na rectangle na kasama niya, tapos i-adjust mo dito sa gitna. Ayan, na-adjust na siya. Tapos, ayan na. Tapos, ang gagawin natin dito ay maglalagay din tayo dito ng word na free download or free to download. Just type T, tapos drag, tapos free to download. Lagay tayo ng free to download. Tapos, kailangan mo siyang i-select lahat, tapos i-change ang color. Siguro gawin natin siyang green. Ayan. Tapos, adjust yung size niya. Pero, atin na lang, change ito na puti siguro. Ayan. Tapos click. And dito. Lagyan natin siya dito. Tapos siguro i-change natin ito sa adjust natin dito. Ayan. Ito din. Just ito. Adjust din. Kailangan natin siyang ma-balance yung itsura ng ating mga
maliliit na boxes na to. Ayan. Siguro adjust pa natin konti. Ayan. So, ayan na. Tapos ang ating ginawang thumbnail. Kaya isi-save na natin siya sa ating folder. Save as. Gawin natin siyang JPEG. Kasi JPEG naman natin ginagawa. Background image. Gawin siyang background image. Ayan. Enter. Tapos, click OK. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa ating channel. Tapos, edit natin ang kanyang itsura. Ito, details. Click details. Tapos, i-click itong thumbnail. Upload thumbnail. Tapos, click nyo yung nagawa natin kanina. Ito. Ayan. Tapos, save. Ayan, tapos na. Ito ang ating thumbnail ng ating channel para sa video na to. Click na lang natin ito. Yes, double click. Ayan. Tapos titingnan natin ito. Ito na ang ating custom thumbnail para sa ito na video. Mas attractive siya kaysa doon sa dati nating thumbnail na nakuha lang natin sa background image ng ating video. Hindi yung talagang ginawa natin, in-edit natin para magmukha siyang attractive sa ibang tao para kanila ding matingnan kung ano ang content ng ating video. At yun ang paggawa ng ating custom thumbnail gamit ang Photoshop para sa inyong videos doon sa inyong in-upload sa inyong YouTube channel. Madali lang siyang gamitin, kaya lang ang problema ay kailangan nyo pang i-practice. Pero sa video na itinuro ko, madali lang siyang gawin kasi simple lang naman ang ginawa natin kanina na paggawa ng custom thumbnail natin. Kaya marami pa kayong ma-explore na mga techniques para gawin yung mga custom thumbnail. Marami din sa YouTube na nag-tutorial ng kung paano gumawa ng mga thumbnail na mas maganda at mas madaling gawin. If you like this video, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at notify ng bell para sa mga susunod kong video. Salamat!